Ang sabi mo nila, hindi malalagay ang dahon hanggat di mo sinasabi. Wala naman akong sinabi ganun. Oo naman. Tahimik nga ako eh. Bakit niya? Ano? Oh, anong ginagawa mo? Ba't suot mo yan? Pulis ako. Pulis ka? Eh, lolo mo. Andan, naliligo. Naliligo, sandali. Chong, Chong! Ah? Eh, Chong! Ay! Ano ba itong batang ito? Ayaw sabihin ng gusto! Lumabas kayo dyan kasi si Kulas at si Terry yung binububo ng dalawang mamang may maraming tato! O siya, sige! Una na ikaw doon, ako'y magbabanlawlahan din eh! Una na ikaw doon! Chong, bilisan nyo na ho! Baka mamaya kung ano pang mangyari sa kanila eh! Oo! Oh! Sige ha, bilisan nyo! Oo nga! Ay, ano ba ito? Sandali lang! At ako'y susunod na diyan! Chong! Dali! Dali kayo! Nasaan ba naman ang aking uniforme? Oh, ano naman ang suot mo yan? Gusto ko maging polis, lalo. Ay, akin na ang bagel at kailangan ko yan. May masasamang loob doon. Ako man bahala! Eh, hindi pwede. Sama ko! Chong, dali na kayo! Abante! Abante! Oh, kailangan doon na eh! Biro? Ay! Ay! Magsitigil kayo! Ay, saka magsitigil kayo! Papagawa ko kayo! Magsitigil! Huwag kayong aalis! Ay! At hindi ko... Ayaw naman pumasok ka eh! Chong! Ayaw pumasok! Chong! Ay! Wala na sila! Ay! Huwag kayong aalis! Bumalik kayo! Bumalik kayo din eh! May pasok ko na eh! Come in! Bukas ang pinto! Good morning. Good morning. What can you do for me? Meron akong gustong ipatrabaho sa'yo. Pwede ba tayo mag-usap? Oh, sure. Doon tayo sa conference table. Maupo ko kayo. Bago tayo magsimula, nais kong ipaalam sa inyo na anumang transaksyon na mas mababa sa 1,000,000, hindi ko tinatanggap. 1.1. Sige, magkwento ka. Tungkol saan? Yung asawa ko, alam kong niloloko ako. May babae siya, kaya gusto ko siyang hiwalayan. Kaya lang, wala akong hawak na ebidensya para i-demanda siya. Love triangle? Pangaraniwan. Usong-usong ngayon yan. Pero kailangan nating ilagay sa surveyor ang inyong asawa. Surveyor? Surveyor? Ano yun? Lihim nating pasusubaybayan ang asawa mo. Baka surveillance ang ibig mong sabihin. Surveillance? Pamamaraan ng pagsubaybay. Surveyor? Taong sumusubaybay. Ah, ganun pala yun. Hmm? Pero kailangan malaman natin ang punot dulo ng mga pangyayari. Pati na rin ang ibang impormasyon tungkol sa asawa mo. Ang asawa ko ay isang military general. General? Sa ibang detective agency na ho kayo lumapit. Wala ho taong aasikaso sa kaso nyo. Eh, hindi naman ako pwede dahil akong big boss rito. Pang-sampu na kayong detective agency nilapitan ko. Ni isa man walang gustong tumanggap ng trabaho. Kapag hindi mo pa tinanggap ang trabaho dito, dalawa na tayo magkakaproblema. Huwag kayong mag-alala. Aayusin natin yan. Buburahin natin lahat ng agam-agam sa isipan nyo. Bago ako umalis, etong litrato na mister ko at etong paunang bayad. Kung minsan... Humberto de Gracia, nakilala sa pangalang Botong, ay inakusahan ni Arcadio Kudkurin dahil sa sunod-sunod na pananakit na ginagawa sa kanila ng akusadong si Botong. O Botong, anong masasabi mo tungkol sa akusasyon laban sa'yo? Chairman, inaamin ko po na ako pong dahilan ng mga disgrasya at saka kapamakan na tinuturing po nila. Pero hindi ko naman po sinasadya at saka ayoko naman po mangyari yun eh.
Mang Kadyo, baka pwede naman hong patawarin niyo na ako. Anong patawarin? Anong palagay mo sa akin? Pagkatapos ng lahat ng perwisyong ginawa mo sa pamilya ko, natatanda mo yung nangyari sa kobrahan? Ay, kalah! Magtatanong ka pa? Tingnan mo nga ginawa mo sa mukha ko! Ihahara-hara ka dyan tapos magdadidisgrasya ka! Ako pa ang sisisi mo! At ako ba may kasalanan? Ikaw naman parang di mo kilala si Boto! Nakambal ng malas yan eh! Tsaka iwasan mo na lang yan! Pasensya mo na! Matagal ko na yung pinagpapasensyahan! Hanggang kailan? At ako ba pinagpapasensya mo? Pakalis na ka! Baka masira pa araw ko! Sa bagay, paano ka ba mamalasin kung puro na yung mga kasama mo? Alam ba ito? Kaya, Mr. Chairman, ang dapat sa tao ito, ikulong! Sandali lang, sandali lang! Hindi naman kayo masyadong maging marahas. Mula ng pagkabata, eh, kilala na natin si Botong. Kaya kung maaari, bigyan pa natin siya ng isang pagkakataon. Hindi, hindi ho. Hindi ko naman papatawad ang taong yan. Dapat niya mabulok sa bilangguan dahil isa siyang salot! 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 Sandali lang po. Kung talagang mabigat ang kalooban niyo sa akin, para pang ayaw na akong makita, siguro mas mabuti pa kung saan lang ako aalis. Sandali, anak. Ano nga alis? Eh, dito ka pinanganak sa baryong ito. Dito ka lumaki. Itong baryong ito ang mundo mo. Ay, matagal ko na po pinangarap na makapunta ng Maynila. Anong gagawin mo sa Maynila? Gusto ko po hanapin. Wala ko yun, ha? Chelya!